Kinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga taga-Ormoc na magpa-booster shot na kontra COVID-19. Binigyan din ng Pangulo ang pagpapahalaga ng administrasyon sa mga veterano ng digmaan. Nakatutok si June Veneracion. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 78th anniversary ng Leyte Gulf Landing sa Palo, Leyte. Ito yung makasaysayang pagbabalik ng mga Allied Forces noong 1944 sa pangungunan ni General Douglas MacArthur na naging susi para makamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa mga Hapon noong World War II. Nagbigay pugay ang Pangulo sa mga veterano ng digmaan. This government will always continue to look after the welfare of our war veterans. For as we commemorate on this hallowed ground, sanctified by the blood, the life, and the sacrifices of our brave veterans, we cannot allow our memories to lapse. Ang digmaan noon, nag-iwan daw ng aral tungkol sa kahalagahan ng kapayapaan. Kaya patuloy daw na palalakasin ng gobyerno ang mga peace-building efforts, lalo na sa mga lugar sa bansa na apektado ng kaguluhan. Sa labas naman ng bansa, mas magpupursige raw ang gobyerno na mapabuti ang relasyon sa mga kalapit nitong bansa. As your president, you must be assured that this administration will always advocate for peace and for unity. Pagdiriwang ng 75th Charter Day naman ng Ormoc City sa Leyte pa rin ang sunod na pinuntahan ni Pangulong Marcos. Sinalubong siya ng mag-asawang Congressman Richard Gomez at Mayor Lucy Torres Gomez. Hindi raw niya pinalampas na mapuntahan ang lungsod para pasalamatan ang mga bumoto sa kanya. Kasabay nito ay ipinaalala niya ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan sa harap ng mga sakunang tumama sa lugar dala ng climate change. Sinamantala na rin niya ang pagkakataon para kumbisihin ang mga taga-Ormoc na magpa-booster shot na. Mababa pa tayo pa sa booster uptake. Dito sa inyo, 33%. Alam ko, kaya ninyong paakitin yan. It is essential that we increase that rate to 50% para meron tayong tinatawag na wall of immunity. Magtulungan tayo. Ngayon ang pangalawa at huling araw ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Leyte, ang home province ng kanyang inang si Imelda Marcos, kung saan malaking boto ang kanya nakuha noong nakaraang eleksyon. Kagabi, pinangunahan ng Pangulo ang pagpapailaw sa San Juanico Bridge na nagdudugtong sa mga isla ng Leyte at Samar. Umaasa ang Pangulo na makakatulong ito sa pagbango ng industriya ng turismo sa rehiyon. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.